Hello mga Kamalsi people, welcome back to my channel. And if you are just new to my video, please don't forget to like, subscribe, and ring all the bell para maging updated ka sa aking mga videos. So bago ang lahat, ang pag-uusapan natin ngayon ay magkano nga ba ang aking unang sahod sa pag-YouTube. So excited ba ang lahat kung pagkano? Well, huwag na natin patagalin pa. Andito na! So ayun nga guys, madaming nagtatanong talaga at excited din talaga sila kung magkano ang una kong sahod sa pag-YouTube at kung kailan ako nag-start sa YouTube. So, ayun, ikwento ko muna for the meantime. Actually, mga Kamalsi, nag-start ako sa YouTube last year lang, October. Actually, ni-recruit ako ni Kuya Jun TV. Kuya Jun TV, mega love shoutout sa'yo. So, shoutout pala sa'yo. Salamat sa pag-introduce sa akin ng sa YT world. So actually guys, dati is mahihain pa ako. I'm not really into media kasi hindi pa ganun kakapal ang mukha ko dati. And then so ayun na nga, through Kuya Jun, sabi niya sali ka sa or magipag yun usually term ng mga YouTubers is makipagdikitan ka sa mga co-YouTubers natin. And then, yun, manood ka ng videos and follow mo lahat ng mga instructions nila. So, from that point, from that idea, nandun nakuha ko na lahat kung ano yung technique, yung flow ng pag-YouTube guys. So, and before anything else guys, bago ka maging certified na YouTuber, I just want to let you know na or to give you some heads up na kailangan mo guys magkaroon ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. So yun guys ang mainly requirements ni YouTube. Then after that, pag na-verified na ang application mo, magsesend siya or si YouTube ng email or congratulatory message na certified YouTuber ka na, something like that. Actually, nag-YouTube na ako. I-start ako no October, November, December, January, February, March. So, magsi-6 months na akong nag-YouTube guys. So, na-monetize ako. December yata, last year lang, and nakuha ko ang una kong sahod by the end of or first week ng February. In my own experience guys, actually pag mag-YouTube ka or gusto mong talaga maging certified YouTuber, ang pinaka main meron ka dapat is yung patience mo. Dapat magkipagkaibigan ka, marunong kang makisama. Lalo na guys, madami kang makikilala sa YT world. So, nandiyan na naghalo-halo yung mga taong makasalamuha mo, mga ugali nila, mga muka, lahat guys. So, actually, madami akong naging friends dito at naging best friends na din actually dahil sa YouTube din. So, thank you so much sa mga mega love shoutout sa ating mga friends and mga supporters din. Ayun, usually going back na yun nga 1,000 subscribers and 4,000 watch hour po ang pinaka main requirements ni YouTube. Then after yun monetize ka na, then that's the time na po na magkakaroon na ng ads ang iyong channel. So kailangan mong mag-upload lagi ng not totally upload. Pero mas maganda po guys na lagi kang mag-upload ng iyong videos or else pwede magkaroon ka ng premieres guys. So as much as possible, kung depende kasi guys sa ano mo, sa kung anong talagang content mo.
sa YouTube mo. Kung for travel ba siya, for lifestyle, entertainment. Na-monetize na ako, nag-start na din ako, nag-ELS, ganun. Madaming struggles and mga paghihirap din. So, as I've mentioned kanina guys, dapat meron kayong patience, pakikisama, and palakaibigan is the key as well. Kasi kailangan mong, lalo na guys, pag nasa Pilipinas ka, I'm telling you, kailangan mong makipagkaibigan sa mga international friends mo sa YouTube kasi yan ang makakatulong sa iyo kasi sila ang tutulong sa WH mo, even subscribers. Hindi, kasi from one friends to another guys, dyan mabubuo lahat ang mga, basta makakasalamuha mo lahat. Iba't ibang ugali, katulad ng nasabi ko kanina. So, based on my own experience, nakikilala ko ang mga tao dito sa YouTube. So, it's a good thing din in my part, in my end, na since nandito ako sa ibang bansa, medyo boring kasi dito kasi wala akong masyadong nakakilala. Walang mga Pinoy dito eh, lalo na ngayon sa sitwasyon ngayon na pandemic, lockdown. So, wala tayong magawa, bawal lumabas, pero pag nag-comply ka, pwede ka na lumabas. So, sa classroom may batas, bawal lumabas. Pwede ka love shot out doon. Ayun, so after few months din na monetize na ako, and then actually dito sa, nasa United Kingdom ako, mabilis lang ma-send. Pag na-monetize ka na, magsasend na. Pag meron ka na palang, halimbawa, $10 na requirements ni YouTube na parang revenue ba tawag doon. So, magsasend na siya ng pin mo, which is yung pin na yon. Ito guys, yung Google AdSense pin yon. Ayun. So, nakuha ko to few months ago na. So, mega love shoutout sa Google AdSense. Thank you so much na mabilis yung pag-send sa akin ng Google AdSense pin ko. So, I think nung na-monetize ako guys, nakuha ko yung Google AdSense ko pin mga after 2 weeks. So, mabilis lang guys pag nasa Europe ka or nasa Europe ka particularly. Pero pag sa Pilipinas, no, it takes usually more than a year guys. More than a year or less than a year. I'm not so sure to be honest. Kasi yun yung mga na-experience ng mga co-YouTubers ko, which is medyo minsan nag-give up na sila dahil nga yun sa Google. Minsan demonetize or nawala yung kanilang mga AdSense dahil nga mga ads nila dahil nga din sa pag-aantay nila sa kanilang pin. So, ayun guys, mga madaming struggles when it comes to YouTube. So, kailangan mo talaga sipag at tiyaga, pakikisama talaga guys. Yun yung pinaka-advice ko sa inyo. Pag gusto nyo talaga mag-YouTube, yung patience nyo talaga, kailangan na nandiyan lang yan. So, yung dapat rin, yung internet connection, yan yung pinaka-one problem sa Pilipinas, yung internet connection. So, we're very lucky din na nandito na very lucky ka na pag maganda ang internet connection mo guys. Yun, so ayun nga, after a few weeks na nakuha ko na tong Google pin ko, in-encode ko na lahat. So meron ako naman akong tutorial kung paano i-encode yung Google AdSense mo. Pag na-verified na guys, is yun, kailangan mo kasi ng bank info para mailagay mo yung may send ni Google AdSense pin yung bank deposit online. So doon pag verified na, doon na ipapadala ang inyong sahod. So yeah, let's going back guys. So excited lang lahat kung magkano nga ba ang una kong sahod. So guys, ang una kong sahod dito sa YouTube, nagsahod ako ng the first of February yata. So eto na guys ang una kong sahod. Ayan guys, 85.46 pounds. So, pag i-convert nyo po yan sa Pinas, is eto siya. Yan lang po. Yan po ang aking unang sahod sa YouTube.
for the first sahod dito sa YouTube. Pero nung nakaraang sahod, ayan na, ganun na siya. Medyo bumaba, pero pag ganun na siya, parang hagdanan na siya, guys. So, ayan guys, so nakita nyo na kung magkano ang sahod ko sa YouTube. So, yeah, mega love shoutout po sa mga ko-YouTubers ko, mga kukuha pa lang ng sahod bago monetize. So, yan. Sana sa mga wala pang pin, guys, hoping and pray na makuha nyo na din yung pin nyo. At para makasahod na rin the soon as possible. So, yan. So, natapos na tayo sa ating topic. And then, so, ayan. Thank you so much, guys, sa ating mga viewers, supporters, and everything. So, salamat sa pakikinig. Pag may gusto kayong mga topic, mag-comment lang po kayo or i-message nyo po ako, then i-topic po natin yan. So, thank you so much. Hanggang dito na lang po. Mega love shoutout po sa lahat. Thank you for watching, guys. Babu!